ka ba ng palaka? Ingat lang, dahil meron palang klase ng palaka na kapag kinain, nakalalason, nakamamatay. Ang almusal ng magkakapatid sa Zamboanga del Norte na uwi sa disgrasya nung kumain sila ng palaka na meron palang lason. Halos na palundag sa kaba ang mag-asawang Flor de Liza at Tito nung naabutan nila nitong May 9 ang 5 sa 6 nilang mga anak na sumasakit ang tiyan, nanlalata at nagsusuka sa bahay nila sa Dipolog City. Lupaypay na ang mga bata. Parang nangingitim sila, talagang hinang-hina na. Sabi po, dali natin yan sa ospital. Nakakain daw kasi ang mga ito ng nakalalason na palaka. Umalis daw ang mag-asawang Flor de Liza at Tito nung araw na yon para sa isang importanteng lakad. Kaya naiwan sa bahay ang 5 nilang mga anak. Ang pangalawang anak, ang 13 anyos na si Angelito, 12 anyos na si Tito Jr., 5 taong gulang na sina Adrian at Rhea, at ang bunsong si Ernie, 4 na taong gulang. Among ignan nga, dili sila mula kao. Doon na nila nalaman na ang kanilang mga anak namimilipit na sa sakit ng tiyan. Muna nakita na mo among mga bata, ma'am, nangatumba na. Sige, nagsuka. Wala na yung mga kusog. Nalaman nila na kumain pala ang mga ito ng isang klase ng kamoting kahoy at ginataang palaka na kung tawagin, paki o cane toad sa Ingles. Hindi gaya ng palakang bukid na kulay lumot ang baki, batik-batik na kulay itim. Meron din itong nakausling 2 parang bukol sa gulugod kung saan daw naroon ang likido nitong kamandag. Sa amo lang gitestingan pang kay sa ilang paminaw, lami man kanon. Pero wala sila magtuo, ma'am, nga makamatay itong bihod sa baki. Akong gigunitan, mauna siya ang ulo sa baki nga giluto sa akong anak. Mauna siya ay nabilin limpiyuhan ang kaputulan niya din mo ilang giluto. Kani siya, medyo may kalainan na siya kay Uga na manggod. Buhi pa siya, kani buhi man eh. Mauna ang yang itsura. Gigutom na daw gito sila. Matong wa namin niya makuwat. Kay Uga manting lang, dili sila mamatay, malipong ra. Tug yung baki, mo gito nakahilo nila. Si Tito, agad daw pinakain ng asukal at pinainom ng gata ng nyog ang kanyang mga anak. Baka sakaling matigil ang pagkalat ng lason. Pag kumanilang kaon, nahonong kadyote lang suka. Basta kung sabag painom mo, magyapon siya matabang. Itong pagbibigay ng asukal, gatas o whatever, walang tulong yon. It might make people vomit pero hindi namin ina-advise ang paggamit nito. Huwag makatabang na mo. Kaya kining mga balaya, wala yung mga tao, ma'am. Ah, din yung mama, gay din ni ma'am. Kani siguro mga 1 kilometro, na okay lang ma'am, magpatag. Kana lang diha, ugat kani din ni, sa kalayo, sa kalisod po sa agyanan. Dili man pwede na mo ma'am, biyaan tong ubang mga bata. Kay puro man yun ang tanan, puro man yun luya. Kung aga ko ng patindogon, dili na gani makalingkod ma'am. Akong bakuron, palingkuron, daritso nagkahayang. Ang nakababahala rito, umabot pa raw ng 20 oras bago sila nakatawag ng rescue. Kailain ang ginawa na mag-ibigin sa may tumawag sa akin na may rescue kami na kailangan ng tulong. Oh, kay Galuya, uloy kayo. Pero bago pa man na isugod ang magkakapatid sa ospital, ang bunsong si Ernie nahirapan ng huminga. Ana siya sa ako nga, ma, sakit kaya kong dughan. Tung rigid siya tungod sa kasakit siyang gibati. Pag abot na mo dito sa ubos mo, lagi to siya na matay gid siya kaya di na gid niya makaya. Hingga kos gid siya na ako, as in nga naputuloy ang ginawa. Diligid lalim nga, mawad antag anak. Samantala,
bala sina Angelito, Tito Junior at Rhea, maswerteng nakaabot sa ospital. Ayon sa doktor, ang mga magkakapatid na lason hindi sa kinain nilang kamoting kahoy, kundi sa bihod o itlog ng baki. Meron silang lason. Natural ito sa kanila. Ang lason na ito ay tinatawag na bufotoxins. Ang mga bufotoxins ay highly poisonous sa mga tao at sa ibang hayop rin. No? Ina-atake kasi nito yung nervous system. Ito yung delikado sa kanila. Ito yung tinatawag na parotid gland. Ito yung may lason. Pati na rin yung kanyang skin ay may lason. Kung by accident, hindi niyo alam, nakain niyo, even before they feel any symptoms, kailangan dalhin na sa health facility for the contamination and observation. If you can induce vomiting, siguro makatulong ng konti, pero itong lason ay napaka-serious at napaka-kamandag. Sila ay nakaka-develop ng arrhythmia or tinatawag natin irregularity of the heart rhythm. At because of that, the heart can stop, the heart can slow down na pwedeng sanhin ng kamatayan. Marami raw talagang palaka sa Barangay Dikayas. Gaya ng palakang bukid na madalas pangaraw ipulutan ng mga residente. Ngayon lang ako nakarinig o nakakita nga na laso ng palaka. Gayunman, ang baki na siyang nakadali sa magkakapatid, hindi raw talaga nila hinihikayat na kainin. Nitong Huwebes, ang bunsong si Ernie inilibing na. Dili na ako madawat ang iyang kamatayon. As in, nga sakit yung kaayo. Kaya ang akong giyunahon na ang akong anak o nga nung nainadto siya nga gibilin ra sila tinarong o ganong nakaabot sila dito. Kuay, siya muscle, pita, remembrance. Katawa kay siya, nilipay siya. Naagit siya gihatag sa ako nga handumanan. Habang ang tatlo pa sa magkakapatid, matapos ang tatlong araw na pagkakaospital, na-discharge na. Dito mo sa ospital, may pagkat kung may kita ganit paglubong, kung may kita paghaya, matay mo namang soon. Diri ko noon nila nakuha ang maong baki, ma'am. Diri na mo nakuha. Duha kabukang ilang gi, nakuha diya, diri rapon nila gi ihaw. Ganaan may itong una, kayo wala pa man misudan. Kuhaan nagtinae din, ugat. Ang bihod, wak manamo gilabay, giapil manamo. Oo, kay galuya uloy kayo. Ang hindi kaon, then nalipong din pagumay magpangaon. Sakit din ang tiyan. Wala man may kabalot ang makahilo di ito, di among di kuhaan luto. One out of 10 households ay food insecure. Dalawa po ang maaring sanhin yan. Una po, ang mga pamilya siguro ay kulang ang kanilang income o kita. Wala din silang maayos na kabuhayan. Maari din po na masyadong mahal ang presyo ng mga bilihin at pagkain sa kanilang lugar. Samantala, para mapaalalahanan ng mga residente tungkol sa kung anong palaka ang ligtas kainin, ang City Environment and Natural Resources Office ng Dipolog nagsagawa ng information drive. Dili tapataka og kaon kay maimbis makuanan atong kagutom base madisgrasya ta. Nagbigay ng dagdag kaalaman, malaman namin na hindi talaga pwedeng kainin yung kamprag. Para makatulong kahit papaano sa kanilang mga gastusin, ang lokal na pamahalaan at ang aming programa nagpaabot ng groceries at financial assistance sa pamilya Galleposo. Wala silang trabaho. Through our peso, mabibigyan namin ng livelihood assistance. At least ma-alleviate yung kabuhayan nila. Daghan kayong salamat ninyo sa inyong pagsatrapisyo aron makatabang muna mo. Ngayon mo, subatong kaon. Pakatitigan lang pong mabuti ang klase ng palakang ito. Wag na wag mangahas na ito'y kainin. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.